Alam mo ba kung saan napunta ang yaman niya recently? Ang owner ng SM Group at kinilala bilang pinakamayaman sa Pilipinas sa loob ng 11 straight years. According sa Forbes, ang total estimated net worth ni Henry C. ay $19 billion. Paglaman, alam nga natin na kumano na si Henry C. at the age of 94, still, nakuha niya pa rin ang title na pinakamayaman sa Pilipinas for 11 years. So, ano nangyari kay Henry C? Saan napunta ang yaman nito? Yung mga companies na pagmamayari niya tulad ng BDO, SM, China Bank, at iba pa. Of course, napunta ito sa kanyang mga anak. Pero, bago ko ituloy ang kwento, I'm encouraging you to like and subscribe in our YouTube channel para sa mas madaming makabulahang business and investment-related news and updates tulad ito. Nagkaroon ng anim na anak si Henry C. Si Teresita C. Coson ang pinaka-eldest among the C siblings, Elizabeth C., Henry C. Jr., Hans C., Herbert C., at Harley C. na pinaka-unso sa C siblings. Si Teresita C. Coson ang panganay ni Henry C. Siya din ang co-chairman ng SM Investments, isa sa pinakamalaking conglomerates sa Pilipinas. Kat-EGFI, did you know na si Teresita C. Coson, siya din ang pinag-manage ng first ever stand-alone department store ng SM na kilala ngayon as SM Capo. Ang experience ni Teresita C. Coson sa merchandising, mall development, at banking ay nagbigay daan para hawakan ito ang isa sa pinakamalaki at kilalang banko sa Pilipinas, which is BDO. According to Forbes, ang estimated net worth ni Teresita C. Coson ay $2.5 billion as of May 3, 2021. Si Elizabeth din ay advisor ng SM Investments na kung saan 2012 pa siya nag-start doon. Siya din ang pinaka-active sa tourism, leisure, and hospitality operations ng SM Group na kung saan ginawa din siyang chairperson at president ng SM Hotels and Conventions. Tulad ni Teresita C. Coson, in-expose din ni Henry C. si Elizabeth C. sa mga negosyo nito na kung saan nagsimula si Elizabeth C. bilang assistant sa first ever hotel business ni Henry C. na The Manila Royal Hotel. As of May 3, 2021, $2.3 billion ang estimated net worth ni Elizabeth C. ayon sa Forbes. Si Henry C. Jr. ang pangatlo sa C siblings. Siya din ang pinakaunang lalaking anak ni Henry C. Sr. Siya ang co-vice chairperson ng SM Investments. Siya din ang chairperson ng SM Prime, ang property arm ng SM Group na kung saan they're into malls, residences, offices, hotels, and convention centers. Si Hans C. ang pang-apat na anak ni Henry C. Siya din ay dating presidente ng SM Prime noong 2016 na nag-step down ito. And then now ay isa sa director ng property developing arm ng SM. And then at the same time, siya din ay advisor ng SM Investments, chairman ng China Banking Corporation, at chairman din ng National University. As of May 3, again according to Forbes, ang estimated net worth ni Hans C. ay $2.8 billion. Si Herbert C. ang sumunod kay Hans C. Isa rin siya sa advisors ng SM Investments at director ng SM Prime. As of the moment, involved si Herbert C. sa supermarket operations ng SM Group. And then at the same time, ang total net worth nito according to Forbes ay $2.8 billion. Si Harley C. ang pinakabunso sa C siblings. Siya din kasalukuyan ay executive director ng SM Investments. Involved din ito sa China Bank as one of its directors. And at the same time, advisor din siya ng BDO Private Bank. Ang net worth ni Harley C. ay $2.5 billion according to Forbes. Did you know na yung lahat na apat na lalaking anak ni Harley C. ay nagtapo sa De La Salle University? Interesting, right? With all of the inheritance from the late Henry C. Sr. ay pinapakita ng C. siblings ang patuloy na paglaki ng SM Group or SM Investments Corporation.
na kung saan ang total combined net worth ng C-siblings is around $17.2 billion. Sila din ang kinikilala bilang 10 richest family sa buong Asia according to Bloomberg at Statista. We expect more growth sa SM Group dahil sa patuloy na pag-envision nito to dominate the real estate, consumer, and banking industry. Kaya in the next coming years, we expect more progress sa C-siblings, lalong-lalo na in the field of Philippine business. So, ikaw, anong unang SM Mall ang napuntahan mo? Share it in our comment box and share with us your first SM Mall experience. Again, kung gusto mo pa ng more investment and business-related news, I encourage you to like and subscribe in our YouTube channel because every week we will upload new and fresh episodes, Katija FI. So, maraming salamat! See ya!